Kumusta kayong lahat? So, welcome back sa ating channel. So, it's me again, Edel TV. So, yun. Dito lang tayo sa ating panibagong video ang gagawin. Hey guys! So, yun, kung ngayon may nakita kayong Honda CRF. So, yung sport na ano, bagong labas ng Honda. So, yun yung injected. Ito nga pala yung ano, yung bilang ko noong una na natuyan ng langis. So, hindi ako ang gumawa nun, kaya wala akong video nun. So ngayon magkakaroon tayo ng video nito kasi yun di may mga hindi pinalitan dun sa loob, kaya medyo yun may maingay dito sa makina niya, dito sa head. So iba yung kumulas nito dati. Yan. So simula pala noon nung matuyuan yun, dalawang beses na rin to natuyuan. Tapos dalawang beses na rin nabuksan yung makina sa iba. So, sa akin first time kulit bubuksan ito. So, yun, paparinig ko sa inyo yung tunog niya. Panda rin natin. Yan. So yun, kung narinig nyo mga lods. So dahil dalawang beses na siya natuyuan ng langis. So ang duda ko doon is cams or yung rocker arm. So parehas sa dalawang yun. O kaya parehas na yung dalawang may damage. So yun ang pupuntuin kung papalitan dito. Kasi hindi naman daw pinalitan nung binuksan to, hindi daw pinalitan. So yan, babuksan ko lang to. Babaklasin ko lang yung mga cover niya. Then tatanggalin ko yung tangke. Yan. So yan, natanggal ko na nga yung mga cover niya. Dito yung mga cover niya, tapos yung tangke. Yan. Tinanggal ko na din yung mga hanger niya. Hanger. Tapos ito yung throttle body niya. Yan. Tinanggal ko na din. Parang carb lang siya eh. Pero FI, injected na siya. Yan. So ngayon, babakalasin natin this next dito na sa pinaka head. Yan. So hindi ko ma-videoan yung mga pagbaklas ko kasi wala tayong stand, tapos wala tayong videographer. Yan. So, tatanggalin ko itong pinaka-head niya, tapos babaklasin ko na din yung ito. Tanggalin ko na. So yan, mga lost thread na pala yung ibang ano niya sa head. So yan, nabaklas ko na nga yung head. Yan, yung tune-up niya is yan, good naman. So babakalasin ko pa rin daw para makita natin yung pinakalog. So yung tunnel niyan dito, kinalasuan na lang. Yan o. Yan o, may kalasuan na siya kasi lost thread to. Na-lost thread siguro nung nagbukas. Kaya nilagyan na lang kalso para sumikip. Yan, babakalasin ko lang itong head niya. So yan. Yung tensioner niya dito, linugan, dapat luwagan niya na para maluwag na rin yung dito. Yan, para madali na siya matanggal. So babakalasin ko lang. So yan mga lods, nabaklas ko na yung pinaka head, yung sa rocker arm niya tanggal ko na. Yan. So andito yung rocker arm niya, andito siya. So yung rocker arm is roller type. Yan. So madaling uminga yung roller type kaysa dun sa standard na rocker arm. So ito yung standard niya eh. So ito yung sa cams, yun may damage yung cams. Yung iba hindi naniniwala sa ganitong gasgas lang kasi gasgas lang daw tapos maingay. So ito, cams na to, papalitan na to. Kasi may damage sa, siyempre maingay na yan. Tapos baka papalitan ko na rin tong rocker arm niya. Kasi yun, may alog na din siya. Yan. May alawan sa gilid. Tapos sa yung paganito niya, meron na ding allowance. So papalitan ko na rin sa kanya. Ito lang. Dalawa. Nakaset naman yan. Tapos titignan ko rin yung ano, piston niya. Tapos yung connecting rod. Ito. Hugutin ko lang ito. So ayan, natanggal ko ng hama yung piston niya. Tapos yung block. So kaya pala lagi nagre-reklamo yung may-ari nito, yung gumagamit.
na bakit daw matakaw sa langis. So yun, hindi pala kasi ito pinaribor. Mada, may ano siya, may mga tama, marami yung tama kung makita niya, no? Hindi masyadong makita sa camera. Yan. Yan, madami siyang tama. Yan. Yun, kita dito yan. Oh. Yan. Kakain talaga ng langis yan kasi yung may iwan ng mga oil doon. Hindi ko lang alam doon sa unang gumawa. So, ang kwento, pinaribor daw. So, hindi ko lang alam kung itong piston niya is standard pa. So, nakita ko lang ito sa piston niya. Yan, nag-knocking yung ano niya, balbula. Yan, may tama siya dito. Sa parting exhaust na. Yan, nag-knocking siya. Tapos, yung connecting rod niya is okay pa naman siya. Yan. Medyo maano din yung pinya sa gilid. Pero pwede pa. So, andito na yung ito lang yung mga papalitan natin. So, ang kaparehas nito is ano lang, yung mga parts niya, supremo. Same na to. So, yung rocker arm niya, papalitan ko na yung dalawa. Kasi, yung isa, ito, yung isa, good pa. Kasi, itong isa niya, damaged na. Yan, naglalak, tumitigil. Yan, oh, taka tumitigil na yan, naka-steady na. Sira yung bearing niya. Ito yung tumapat dito sa may sirang cams. Yan. So, ito yung papalitan natin. Yung cams, itong cams. Tapos, yung rocker arm dalawa, one set na yan. Tapos, yan to, papareboar tayo. Papareboar natin to. Or kung ano yung decision ng mayari, or kung papalitan na lang ng ano, standard, babalik, bibiling block. Kung nasa kanila yun, decision na nila. Yan, abangan nyo na lang ulit dun sa part 2 ng ating assemble ng ano, Honda CRF. So, yun, salamat sa inyong panood and God bless.